guys. Meron na naman tayong mini haul. Quick kwento lang. Ito, tingnan natin, sabay-sabay natin buksan kung may laman. Kasi since nung lumating this morning, hindi ko pa binubuksan. Nauna pa tong mga accessory na binili ko from Amazon. So, unahin natin yung camera para sure lang na may laman. Bago ang lahat, erase muna natin yung mga address. Actually, ito, quick kwento lang. Nung nirelease to, gusto ko siyang bilhin. Nagkaroon ako nito yung unang-una, parang 2019 or 18 ata yun nilabas. Pero binili ko yun 2019 na. Kaya lang, nahirapan akong gamitin. So, ang ending, binenta ko kasi hindi ko naman na siya ginagamit. Then, nagkaroon sila ng parang pangalawang release. Kaya lang at that time, I don't feel the need of buying it just because para lang meron ka. Kaso nung ito, yung pangatlo, nung mag-decide akong gusto ko siyang bilhin, out of stock. Tapos nag-email ako sa official website nila. Nag-email ako dun sa official email address nila. Ang reply sa akin is out of stock kasi it's globally in demand. Natawagan ko lahat ng mall na possible sa provinces and of course dito sa Metro Manila. Pero out of stock talaga siya. So nag-decide ako na bilhin ko na lang siya online sa official store nila abroad. So, natin. May laman! Wow. At ito, actually, binulabog ko pa ang kasing inlo ko dahil dito. So, pinurchase ko online and then pinadala ko sa address niya. Then, siya na yung nagpadala from US to dito sa Pinas. It took 5 days. Pero nung pinadala niya, dinala niya sa LBC ng I think April 6. And then umalis ng US to ng April 11. And then dumating sa today. So April 16 ngayon, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 5 days lang. Open na ba natin to? Later. Oh, at no! Least alam natin may laman. So, dahil bumili ako nito, bumili na rin ako nitong wall charger na merong dalawang USB-C. Kasi, hindi ako nagre-rely dun sa ibang mababa yung wattage dahil ang ending nun mabagal yung charging time. Ayan. Meron siyang dalawang USB-C and USB. May plastic pa pala to. Hindi talaga ako magaling mag-unboxing. Naninira talaga ako minsan ng mahirap talaga sa tanggalin. So, huwag na tayo mag-kunwari. Dalawang USB-C and then isang USB. Next. Ito naman, meron na kaming ganito eh. Kaya lang for some reason, ilang beses na ako nagpalit ng battery, ayaw yung gumana. Ito yung mga address niyan. So, bumili ako ng weighing scale na for travel.
ko yan. Dahil sa sobrang tagal na mga to. Hindi ko na maalala kung ano yung mga naman. Wala siya. Sige, tingnan natin kung ano to. Kasi alam ko bumili ako ng mga accessories. Ito Shopee ko na lang pala 'to nabili. Para dun sa holder nung pwedeng ito, pwedeng phone holder. Tapos ito dun sa para sa Osmo Pocket 3. Ito. Ang hirap pala mag-unbox. Mahaba na 'tong video. Ito naman yung parang ganito siya, guys. Yan. So, pwede kong gamitin ito na ito yung ilalagay ko para ma-connect ko yung Osmo Pocket 3 sa Amazon. Ito yung galing sa Amazon na accessories din to. Actually, bago naman ako umorder nito, sinecheck ko rin sa Shopee kung meron. Kaya lang minsan, wala, minsan meron. Kaya lang yung quality, medyo iba. So, lagayan lang to ng makeup brush. So, ito lang siya. Lagayan ng makeup brush. Ayan, maganda yung quality niya, eh, di ba? Kumpara dun sa isa na binili natin sa ano. And ito, sponge holder. Yan. Next, ito, Amazon din to eh. Ito, backpack clip for Osmo Pocket 3. Hindi ko na ito bubuksan, guys, ha. Ito yung magnetic, eh. Ito kaya ito. Magnetic siya. Magnetic daw siya. Oo. Magini. Ayun lang, mabigat. Kala ko magaan lang to. Try ko lang. Well, magnet. Pag-aaralan ko pa. Magnetic naman siya. Oo, magnetic naman siya. So, huwag natin pagdudahan. Ang init! And then, ito. Wala kasi ito sa Philippines. Trinay ko na rin tawagan ng Henry's at saka yung iba pa. Hindi talaga siya available, guys. So, tapos kung bibiling ko naman sa US, mas mura pa rin siya. Kahit may shipping fee or wala. Mas mura pa rin siya. So, binili ko na lang dun kaysa mag-antay ako. Next is, ito nabuksan ko na ata. Ay, hindi pa. Ito lang pala. Kasi minake sure ko lang na may laman. Pamamaya wala. Sigur sa inyo, hindi talaga ako magaling mag-unbox. So, ito yung binili ko rin sa Amazon na micro SD. Sa Amazon. Then, next is, last but not the least, itong binili ko sa Shopee. Shopee na to, guys. Ito yung
furnace. Tapos mapunit ko, no? Aso naninipisan siya. And then, kung gusto mo siyang kapalan, ito. Open lang to. Yun. Tatlo to. Yung binili ko is small, medium, and large. Hindi ko na binili yung XL kasi nga gagamitin ko lang naman to sa ano. Sa pang hand carry ko na luggage. So, unbox na natin to. Wait lang. Ang init. So, lapit natin yung camera para mas makita ng maayos yung laman. Box and box. Ang hirap buksan nito. So, yun lang guys. Yun lang naman ang unboxing natin today. Specifically ito, inantay ko talaga. Nauna pang dumating yung ibang accessories bago to eh. Pero yun nga, lalagyan ko pa to ng memory card kasi meron akong in-order. Asan na yun? Isosoli ko. Kasi supposedly dapat 256 gig yung in-order ko. Ang dumating sa akin is tinago ko, baka mapagalitan pa eh. Tinago ko. Wait. Tinago ko kasi baka mapagalitan pa. Ang order ko sa Amazon is supposedly 256 gig. Ang dumating. Ito lang yung mali sa mga dumating na order ko sa Amazon. Although, i-refund naman nila to na report ko na. Buti na lang, binuksan ko din siya kaagad today. Kasi halos magkasunod lang din silang dumating nito. Kasi guys, sa ano ko na to binili? Website mismo ng DJI. Yes, ha? Magaan siya. Actually, sa kamay ko, sakto na lang siya. Pero kakailanganin mo pa rin siguro to for extension lang para hindi mo matakpan yung kasi may mic siya dito. May mic siya dito sa likod. And alam ko may isa pa. Tatlo dapat to. Okay, dalawang side. May mic. And then, meron sa likod. So, aralin ko pa. Kung paano siya gamitin? Ah, ayun yung sinasabi nila na dapat. Kailangan makadalawang tunog yung pag-clinic mo siya. And then, ito yung stand niya. O tripod. So, yan. Actually, maliit talaga siya. Sa liit ng kamay ko, ah. Maliit siya. And, magaan. Bibigat siya ng konti pag dinagdag mo yung battery. Extra battery kasi to eh. And ito, pero hindi pa rin kasi
lightweight siya eh. So, yun lang. So, at least, di ba, meron akong mas handy na camera. Mukhang mas madalas kung magagamit to pagka nagta-travel. Kasi nga, masyadong mabigat yung Leica tsaka yung Sony. Actually, medyo nagsisi akong binili ko pa yung Sony. Pero mas nagagamit ko sa cooking vlog. So, hindi naman sisi na ano. Mabigat lang talaga siya. So, hindi ko talaga siya preferred na dalhin pag nagta-travel kami. Although, yung husband ko, gusto niyang dalhin. Thank you, Kuya Ding. Siya yung tumanggap sa address niya, siyempre. Doon ko pinadiretso. And then, from sa kanya, sa US, siya na yung nagpadala sa LBC para makarating to dito. Baka may magtanong, yung binayaran ko ata sa shipping fee is less than $100. With ano na yun ah, kasi kumuha pa kami ng insurance kasi nakakatakot naman nga siya. Although, air cargo na, air cargo, ano bang tawag na? Kasi may nakasulat dito eh. Yun, air cargo naman siya. So, safe naman, hindi ko lang maipakita na yung box kasi andun pa yung address namin. Hindi ko napabura yung iba. So, air cargo naman siya. Safe naman, so less than $100, insured na yun. Tapos, yung amount nito, hindi ko naman na guys. $500 plus, hindi ko na matandaan. Tingnan, check nyo na lang or ilink ko na lang dito yung... I-link ko na lang below yung ano niya, yung kung saan ko mismo siya binili. Tsaka very accommodating sila, promise. As in sa chat, very accommodating yung website nila. So, it just so happened during that time na nag-chat ako, may available sila. Meron din sana sa Amazon, kaya lang since gadget siya, parang mas prefer kong orderin siya sa official website ng DJI Osmo. So, nakaka-addict talaga bumili ng camera. Actually, hindi pa ako nag-vlog. Mahilig na talaga ako sa camera. Mahilig ako nung una pictures lang. Napaka-rare ang videos. Pero ngayon na-appreciate ko na yung mas okay pala kung may videos din. So, yun lang guys. Bye. Update ko kayo pag okay naman siya or kamusta naman yung paggamit nito.